Genesis chapter 41 verse 1 hanggang 57. Ipinaliwanag ni Jose ang mga panaginip ng Faraon. Pagkaraan ng 2 taon, ang Faraon naman ang nanaginip. Napanaginipan niyang siya'y nakatayo sa pampang ng ilog Nilo. Walang anu-ano'y may 7 magaganda't matatabang bakang umahon sa ilog at nanginain ng damo. Umahon din mula sa ilog na iyon ang 7 pangit at payat na baka. Lumapit ang mga ito at kinain ang 7 matatabang baka at nagising ang Faraon. Nakatulog siyang muli at nanaginip na naman. May 7 uhay na tumubo sa 1 puno ng trigo. Malalaki at matataba ang mga butil nito. Pagkatapos may sumibol na 7 uhay. Ang mga ito ay payat at tuyot ang mga butil dahil sa hampas ng hanging silangan. Kinain ng mga payat ang matatabang uhay at muling nagising ang Faraon. Noon niya na lamang siya pala'y nananaginip. Pagsapit ng umaga, nabagabag siya, kaya't ipinatawag niyang lahat ng mga salamangkero at mga matatalinong tao sa buong Ehipto. Isinalaysay niya ang kanyang mga panaginip, ngunit isa may walang makapagpaliwanag ng kahulugan ng mga ito. Lumapit sa Faraon ang tagapangasiwa ng mga inumin at sinabi sa kanya, "Ako po'y may malaking pagkukulang na nagawa. Nang magalit po kayo sa amin ng punong panadero at ipabilanggo ninyo kami sa tahanan ng kapitan ng mga tanod, kami po'y parihong nanaginip. Isa pong binatang Hebreo na alipin ng kapitan ng mga tanod ang kasama namin doon. Siya po ang nagpaliwanag ng aming panaginip. Sinabi po niyang ako'y mababalik sa tungkulin at ang punong panadero'y bibitayin. Nangyari pong lahat ang kanyang sinabi. Ipinatawag agad ng Faraon si Jose. Nang mailabas na sa bilangguan, siya'y nag-ahit, nagbihis at kaagad humarap sa hari. Sinabi ng Faraon sa kanya, "Ako'y nanaginip ngunit walang makapagsabi sa akin ng kahulugan niyon. Nabalitaan kong mahusay kang magpaliwanag ng mga panaginip. Hindi po ako ang makapagpapaliwanag, kamahalan," sabi ni Jose. "Ang Diyos po ang siyang magbibigay ng katugunan sa inyong katanungan." Sinabi ng Faraon, "Ako raw ay nakatayo sa pampang ng ilog Nilo. May 7 magaganda at matatabang bakang umahon sa ilog at nanginain. Walang anu-ano'y 7 mga payat na baka pinakapangit na sa nakita ko sa buong Ehipto ang umahon din sa ilog. Kinain ng mga payat ang matatabang baka. Ngunit parang walang anumang nangyari, matapos kainin ang matataba, iyon pa rin ang ayos ng mga payat. Napakapangit pa rin at ako'y nagising. Muli akong nakatulog at nanaginip na naman, may nakita akong 7 uhay sa 1 puno ng trigo na hitik na hitik ng hinog na butil. Sa puno ring iyon, may sumibol na 7 uhay ngunit lanta, napakapayat ng mga butil at tinuyo ng hanging silangan. Kinain ng mga payat na uhay ang matataba, isinalaysay ko na ito sa mga salamangkero, ngunit walang makapagpaliwanag sa akin. Iisa po ang kahulugan ng 2 ninyong panaginip, sabi ni Jose. Ipinapaalam sa inyo ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Ang 7 matatabang baka po ay 7 taon, yun din po ang kahulugan ng 7 uhay na matataba ang butil. Ang sinasabi ninyong 7 payat na baka at ang 7 uhay na payat ang mga butil ay 7 taon ng tagutom. Gaya ng sinabi ko sa inyo, iyan po ang gagawin ng Diyos. Magkakaroon ng 7 taong kasaganaan sa buong Ehipto.
Ang kasunod naman nito'y 7 taon ng tagutom at dahil sa kapinsalaang idudulot nito, malilimutan na sa Ehipto ang nagdaang panahon ng kasaganaan. Mangyayari ito dahil sa katakot-takot na hirap na daranasin sa panahon ng tagutom. 2 ulit po ang inyong panaginip, mahal na Faraon, upang ipaalam sa inyo na itinakda na ng Diyos ang bagay na ito at malapit na niya itong isagawa. Ang mabuti po'y pumili kayo ng taong matalino at may kakayahan upang siyang mamahala sa Ehipto. Maglagay kayo sa buong bansa ng mga tagalikom ng 5th bahagi ng lahat ng aanihin sa loob ng 7 taong kasaganaan. Lahat ng inaning butil sa panahong iyon ay dapat ipunin, ikamalig sa mga lunsod at pabantayang mabuti. Bigyan ninyo ng kapangyarihan ang mga tagalikom upang maisagawa ang lahat ng ito. Ang maiipong pagkain ay ilalaan para sa 7 taon ng tagutom na tiyak na darating sa Ehipto. Sa gayon, hindi mamamatay sa gutom ang mga mamamayan sa buong bansa. Nagustuhan ng Faraon at ng kanyang mga kagawad ang panukala ni Jose. Sinabi nila, "Bakit pa tayo hahanap ng iba samantalang nasa kanya ang Espiritu ng Diyos?" Kaya't sinabi ng Faraon kay Jose, "Ang Diyos ang nagpakita sa iyo ng lahat ng ito, kaya't wala nang hihigit pa sa iyo sa karunungan at pangunawa. Ikaw ang pamamahalain ko sa buong bansa at susundin ka ng lahat, ang aking trono lamang ang hindi mapapasa iyo. At ngayon, inilalagay kitang gobernador ng buong Ehipto." Inalis ni Faraon sa kanyang daliri ang singsing na pantatak at isinuot iyon kay Jose. Binihisan niya ito ng damit na lino at sinabitan ng gintong kwintas sa leeg. Ipinagamit kay Jose ang 2nd sasakyan ng hari at binigyan siya ng tanod pandangal na nauuna sa kanya at sumisigaw, "Lumuhod kayo," sa gayon ipinailalim sa kanya ang pamamahala sa buong Ehipto. Sinabi ng Faraon kay Jose, "Ako ang Faraon at ikaw ang aking pangalawa. Ngunit kung wala kang pahintulot, walang sinuman sa Ehipto na makakagawa ng anuman." Binigyan niya si Jose ng bagong pangalan, Zaphnath-Paneah, at ipinakasal sa kanya si Asenath na anak ni Potifera, ang pari sa Heliopolis bilang gobernador. Pinamahalaan ni Jose ang buong lupain ng Ehipto. 30 taon si Jose nang magsimulang maglingkod sa Faraon. Pagkaalis niya sa harapan ng hari, nilibot niya ang buong Ehipto. 7 taong nag-ani ng sagana sa buong lupain. Inipon ni Jose ang lahat ng pagkain sa Ehipto at ikinamalig sa mga lunsod. Sa loob ng 7 taon ng kasaganaan, inipon niya sa bawat lunsod ang mga pagkaing inani sa palibot nito. Ang naipon niyang trigo ay sindami ng buhangin sa dagat, kaya't hindi na niya tinatakal dahil sa dami. Bago dumating ang tagutom, nagkaanak si Jose ng 2 lalaki kay Asenath. Tinawag niyang Manases ang panganay sapagkat sinabi niya, "Niloob ng Diyos na malimot ko ang aking naging hirap sa bahay ng aking ama." Ephraim naman ang ipinangalan sa 2 sapagkat ang sabi niya, "Pinagkalooban ako ng Diyos ng mga anak sa lupain ng aking paghihirap." Natapos ang 7 taon ng kasaganaan sa Ehipto. At sumunod ang 7 taong tagutom, tulad ng sinabi ni Jose, ngunit sa buong Ehipto'y may pagkain samantalang tagutom sa ibang bansa.
Nang wala nang makain ang mamamayan, sila'y dumaing sa Faraon. Sinabi niya sa mga taga-Ehipto, "Magpunta kayo kay Jose at sundin ninyo ang kanyang sasabihin." Lumaganap ang tagutom sa buong bansa. Binuksan ni Jose ang lahat ng mga kamalig at pinagbilhan ng trigo ang mga taga-Ehipto. Palubha ng palubha ang tagutom sa buong Ehipto. Lumaganap din ito sa ibang mga bansa, kaya't ang mga mamamayan nila'y pumunta sa Ehipto upang bumili ng pagkain kay Jose.